Okay, so good morning. Today we will try to answer simplifying or topics that concern adding polynomials or adding similar terms, no? So again, yung term na simplifying, it only means that if we can add similar terms, we add. If we can subtract, we subtract. And kapag napag-aralan na natin yung loss of exponents, no, counted na rin siya as simplifying, no. So ngayon, dito po muna tayo sa adding and subtracting. So tingnan natin, variable substitution, algebraic terms, order of operations. Hindi ko lang sure kung ito ngayon. Ah, hindi pala. Sa number part pala ito. Order of operation. Distributive. Wala pa tayo dyan. Ito, simplifying algebraic expressions. So, may 70 na ako. So, siguro medyo mahihirap na samples na yung sasagutan ko dyan. Pero tingnan pa rin natin mamaya. Simplifying algebraic expression. Ito, loss of exponent na to. So, wag muna yan. Dito tayo sa una. Okay. So, adding, subtracting to. Mapapansin nyo, wala tayong grouping symbols, no? So, you can consider this as isang buong polynomial and all you have to do is to add similar terms, no? So, sa adding polynomials naman, ang nadadagdag lang is yung parang grouping symbols natin, eh, di ba? So, ganun lang naman yung nangyayari. So, whatever process you perform here, ganun din naman sa adding. Okay? So, I'll open my Paint app. Sana ay nakukuha din siya ng ating recording, no? So, para hindi naman ako yung nagsosolve na naman sa utak kasi medyo mahirap yung ganun. Okay, so for our example, no? Ito may lesson din naman dito. You can look at the lesson and study it first before answering, no? Ayan. So, a simple explanation, like terms or terms with the same variables or variable, no? And yung exponent natin ng variables na yon ay parehas din. So, ibig sabihin, if you see x and x to the second power, they are not similar, no? If you see, ito kagaya nito, 10y and 3y squared, they are not similar kasi although same letter, different exponents tayo, no? Ayan. Okay. So, always remember that only similar terms can be added or subtracted. Sige, so let us have examples. So, ito yung first example natin. We have 7 plus 3 plus 2x, no? So, on this given, the only similar terms will be 7 and 3, no? So, 7 plus 3 plus 2x. So, ang pwede lang nating i-add ay 7 and 3, no? Dahil sila ay constants and all constants. Always remember that all constants are similar, no? So, pwede mo silang i-add and i-subtract. Okay? So, 7 plus 3. Then, kung ano man sagot dito, let us just attach 2x. Apo, so, 7 plus 3 is 10. Then, plus 2x. Now, we can already write this as the final answer, no? Kaya lang, meron tayo ditong ang condition, no, based on alphabetical letter and magnitude. Pag sinabing magnitude, yung degree, no, so highest degree to least degree, kung tama ang pagkakatanda ko, no. So kagaya ng example natin, alphabetically yung may letters, then kung halimbawa naman meron siyang highest exponent, no, una yung may degree of 2, then sunod yung 1, sunod yung degree of 0. So, on our given, 10 plus 2x, no, iayos natin siya na una si 2x, kasi degree of 1 to, then pangalawa si 10. No, so, hindi ko sila basta pinagpalit lang ng posisyon. Both 10 and 2x have positive signs, hindi lang kita yung sa 10. No, so, if you exchange their positions, dala nila yung sign nila.
No. And yung first term natin, kung hindi naman siya negative, no, no need to write na yung positive sign sa unahan. So, sige, reveal nga natin yung answer dito. Tada! 2x plus 10. So, click ako dito, banda 3, para medyo, ano tayo. Aba, ayaw, ayaw. Ayaw gumana ng aking drawing. Aba, ayaw din gumana. Mm-hmm. Samples. Refresh natin. Oh, yan. Nagka-problem lang sa ano natin. Open ko ulit to. Okay, so let us have, oh yan, no. So level 3 example tayo, medyo dumami yung terms natin dito. No, so let me erase muna yung aking sinulat kanina. So we have 4y plus 8y plus 8 plus 4y minus y. No, so 4y plus 5y, similar yan, pwede nating i-add agad. Then plus 4y, similar din yan, and minus y. Lahat sila similar. Ang walang kasimilar ay yung 8. So we can start with this, 4 plus 5, 9. Plus 4 is 13. Minus 1. No, may hidden 1 yan. Okay. This is 12y. Tama ba? 9, 13, 12. So, 12y. And then, bring down yung 8. So, reveal natin yung answer. Tada! So, 12y plus 8. So, mamaya, baka hindi nyo na ako makitang mag-rewrite ng given, ha? Isusulat ko na lang yung sagot ko when I combine certain terms. Next, o dito tayo sa sample 6 para naman medyo. Ba, may groupings tayo. Wala pa tayo sa multiplying. No, so sige, i-ano natin yung sa multiplying, ha. Basics ng multiplying, if you have a number to be multiplied by a term, multiply mo lang yung number part. Kopya lang yung variable na given, no? So, saan ko to? Control A. Delete. Okay, so, 3 times 2x minus 6 minus 2 times negative 2x minus 4. So, kung babalikan nyo po yung dati, yung distributive property, hindi pa natin na-discuss yata yun ulit. Okay? But in distributive property, you multiply the quantity outside with the quantities inside. No, so 3 will be multiplied by 2 and 3 will be multiplied by 6. Same with negative 2 to be multiplied by negative 2x and 2 by negative 2 by negative 4. No, so you consider them as separate terms, no? So separate tong dalawang to, separate din tong dalawang to. Okay? So, let's multiply. 3 times 2x is 6x. Okay? 3 times negative 6 is negative. Ano? Ito na yung, iba na yung rules nito. Pag like signs, positive. Pag unlike signs, negative. So, unlike tong 3 at negative 6. So, this is negative. No, so, negative 18. Then, negative 2 times negative 2 is positive 4. And negative 2 times negative 4 is positive 8. No. So, again, pag kasi nag-introduce ka ng negative sign o isang negative sign sa halimbawa nasa number line yung given natin na integer. No. So, halimbawa, sa number line, ito yung 0, ito yung 1, ito yung 2, ito yung negative 1, negative 2, no? So, kung halimbawa, 2 times 1, no? So, 2 times 1, alam niyo na ang sagot ay nandito, di ba? 2 times 1 equals 2. Pag halimbawa, 2 times negative 2, kunyari, times 1, no? May isang negative sign ka na. O de, still any number multiplied by 1, di ba? So, negative 2 pa din. So, ito naman yung sagot dun sa isa. Kung mapapansin nyo,
yung graph natin na ito, no, na-flip siya, napunta siya dun sa opposite nung nag-introduce tayo ng isang negative sign. No, so ibig sabihin, if we introduce another negative sign, halimbawa, hindi na isang negative sign lang yan, naging dalawa. Itong graph na to, itong part na to, ma-flip na naman siya pabalik. No, ma-flip siya pabalik. Yan. Kaya po yung negative times negative, nagiging positive 2. No, so yun yung tatandaan ninyo sa rules natin. Okay? So, burahin ko tong part na to. Again, sa multiplication, like signs, positive, unlike signs, negative. No. So kung two terms kung two numbers lang 'yon, ha. Yeah. So let us now add the similar terms. No. So ito similar terms natin. We have 6 and 4. We also have constants that are similar, 18 and negative 8. No. So adding 6 plus 4 is 10. Kopya ang x, then 18 and 8 negative. No. Negative dahil mas malaki yung absolute value ng 18 kaysa sa 8. So negative, then subtract. No, so 10. So reveal natin answer. Reveal, ayan, then x minus 10. Okay? Medyo haba naman itong level 9, pero feeling ko ito yung ano na eh, yung nagwa 110 ka na na style. No, 110%. Pero anyway, hanggang 100 lang naman tayo, no. So dito pinahaba lang 'to. Ganun pa rin naman, you distribute, no, para matanggal yung ating parenthesis. No, so dito naman parang negative 1 'yon or a negative 1 distributed, no. Ito din, pwedeng negative 1 distributed, negative 3 distributed, and positive 1 distributed. So, sige. Gawin natin to for the sake of doing. Para naman hindi kayo mabitin, di ba? Okay. So, distribute. Susulat ko na siya na directly distributed. So, 1 times 5y. Di ba? 5y pa din. Times negative 5y pala siya. So, negative 5y. Then, 1 times negative 8, and then negative 8. No? Pag mga ganyan kahaba, I suggest you do columns. No? Pero okay lang din naman yung horizontal. Baka lang kasi masyadong madami yung terms natin. Okay? So, pag magko-column ka, pagtatapatin mo yung similar para madali silang i-add. Okay? So, we have negative 5y minus 8. Then negative 4, negative times 4x is negative 4x, o de, dahil wala namang column, ito column ng y, ito ay column ng constant, o mag-add tayo ng column for 4x, no? So negative 4x, ay, y, ando natin, 4x, yan, and negative times y is negative y, so since may column naman ng y, dito ko siya ilalagay. Then, ito naman, negative times 4x at negative times y. So, negative 4x, ito yung column ulit na negative na may x. Ah, column pala ng x. Then, negative times y is negative y ulit. Okay. Then, negative 3 times negative 3y is positive 9y. So, column ulit ng y, positive 9y. Then, negative 3 times 6 is negative 18. So, constant yun, ha? Negative 18. So, dito tayo. Negative 18. Then, 1 times negative 3x at negative x. No? So, similar to actually. No? So, 1 times any number is still the given number. Negative 3x and negative x. So, pagpasensyahan nyo na yung sulat natin. So, adding similar terms, you have 5, may 1 to. Parehas naman silang negative. So, add lang dire-diretso. 5, 6, 7. Negative 7. Negative 7 na to. And positive 9 is positive. No, mas malaki kasi yung 9 kesa sa 7. So, positive 2y. Next, same sign lang ulit. Negative and negative. So, add
add 18 plus 8 is 26. No, so 26, then copy your negative sign. Then, since lahat naman to negative, add mo lang lahat. 4, 8, 12, no, 12. Negative, kasi negative sila lahat. Adding yun, ah. Then, copy. Okay? So, alphabetically, si x muna, negative 12x, positive 2y, at negative 26. Ta-da! So, ayun. Reveal natin. Sana tama yung sagot natin. Yarn! Okay. So, hindi ko sure kung may ganitong lalabas kasi hanggang 100% naman yung gagawin natin. No, so, nasa 70% na ako. Ayan. So, medyo mahaba na yun. Na siya eh. No, hindi siya ganun kaikli. Hindi na naman ganun kahaba. Okay, so let me start. Highest degree tayo. Wala namang x. So, 1 at 5. So, meron tayong 6, y squared, okay. Then, negative 6, negative 4, and then negative 10. Negative 10 plus negative 7 ay negative 17, negative 16. Sabi ko magsusulat ako, pero hayaan nyo na. Kaya naman siyang i-mental pa, kahit pa paano, ano. So, ito, may dalawang letters. So, dun tayo muna. No, wala namang similar si x squared, o di si x squared muna. Then, negative 2x at negative 2x, negative 4x. Negative 4x. Yan. Then, bago yung constant, last kasi dapat yun. Si y muna na may wrong, ganito. Negative y squared. Okay. Then, last is yung constant, no? 7 at negative 1 ay positive. No, mas malaki yung 7 eh. Positive 6. Okay, done. Then, x muna. Lahat naman ay x eh, no? So, x squared muna. 5, 7. 7, x squared. Then, negative 2 at negative 5 ay negative 7. Ito, si 0 na to. No? So, negative 2x. Then, positive 1. Okay. So, done. Sandali lang, reviewin natin. Okay. Medyo hesitant ako sa ayos nito eh. Pero tingnan mo yun nandito eh. Ganun naman yung way nila. Two y squared. Oo nga no. Wait. 2. Y squared. Back 2y squared. Ito, wala naman siyang similar. So, dapat kinopya lang natin siya. And then, negative 1 plus 7. Y squared at 5y squared or 6y squared. Negative 10. Negative 17. Hindi niya na-record yung sagot ko. Do next worksheet. Ayan. So, negative 4x squared. At saka negative x squared. And then negative 5. Sulat natin. Negative 5x squared. Then, may x tayo. Then, negative 4x muna. Negative 4x. Tapos, sunod ay si 5y. So, negative 5y squared. Then, 7 plus 2, 9. Plus 9. Done. Next,
Ito, 2 at negative 5x squared. So, negative 3x squared, 3y squared, wala namang similar. So, plus 3y squared, then, x, no, 1x kasi siya. So, wala, plus 1. X or x, lalang. Ang alam ko, hindi na sinusulat yung 1 pag sa kanila. Then, 4. Wala nang similar. Plus 4. Yan. Done. Eh, wait. Baka pala gusto nila itong magkapalit. Delete. Nasanay kasi talaga ako na una yung high degree. Ay, hindi, tama pala, pwede. Y nga pala yun. Ay, x pala. So, dun tayo. Ang x natin ay plus x. So, sige, plus x. Ta-da! Then, 3x squared. 3x squared. Tapos, ang sunod na may x ay 3x. Hindi, plus 3x. Sunod ay y. Negative 3y at 4y. The y squared lang. Eh, wala. Negative 3y. Squared. Tapos, may itong dalawa. 2y plus 2y. Tapos, plus 1. Plus 1. Review muna. May 20 seconds pa naman. Yun. Yun. Tapos, x, 3x. Y. Positive. Ayan, sige. 2-1-0. Tadet! O yan, tama naman sila lahat. Current rating natin is still 70. Kasi nagkamali ako nung una. Mm-hmm. 3x squared plus yung may x. 5x, so the 6x. Plus 6x. Tapos yung may y. 4y. Kasi 5y squared at negative y squared. So, 4y squared. Na positive or negative? Positive. 4y squared. Tapos, 10. 8, 9, 10. No, 10. Plus 10. x ang gusto nila. Adi, sige, 2x. Negative. 2x. Tapos, y. Hindi pala. Negative x lang pala. Kasi itong dalawa. Tapos, nagugutom ako, guys. Plus 2y. Wala naman similar, ano? Tapos, negative 5 at negative 4, negative 9. Negative 9 plus negative 3 ay negative 12. Ayan. So, done. Wala namang x. So, y na tayo agad. Negative 3y squared. Plus 2y, negative 2y at negative y, negative 1y. Hindi pala, negative 3y. And then, 0 na to. Diba? 7 plus 1, 8. Plus 8. Was x squared. Ito, may x squared tayo. So, negative 5. X squared. Then, yung may x naman is negative 3x.
And then, yung mayroong y is 5y at 4y. Parehas negative. So, add. Same with 3y. No. Ay, parehas y squared pala. Sorry. So, 5, 8 plus 4, 12. Negative 12. Y squared. Then, wala naman tayong y lang. So, constants na. 3 at 4 is 7. Plus 7. Dandan muna. Dandan. Check muna natin. 1. Wala namang ibang x. So, 2. Then, 5 plus 3, 8 plus 4. 12. Ay, negative naman lahat. So, negative 12 y squared. Then, 3 plus 4. 7. Okay. Negative, 0, positive. Alphabetically, negative 2 at positive 1. Hindi, negative 1. Ayan, tama. Wait lang. Okay, ayan. So, our current rating is 80. No, so medyo napapansin nyo na nag-level up yung ating given. So, the next worksheet tayo. Ayan, so may grouping na tayo. Nagamit na ako ng papel kasi medyo nakakalito na to. So, 4 times 5 is 20. 4 times negative 5 is negative 20x. Negative times x is negative x. So, pwede ko siyang isulat dito sa tabi. Pwede rin under nung kasimilar niya. So, negative x. Then, negative times negative is positive 4y. Positive 4y. So, wala naman tayong column ng y. Gawa tayo. Positive 4y. No? So, ayan. Then, add na natin. Since wala namang katapat si 20, bring down lang. Negative 21. May 1 kasi yan. No? Then, plus 4y. Alphabetically, type na natin. Una sa x. Negative 21x. Then, si y is positive 4y. Tapos, ang next ay si positive 20. No? So, ilalagay natin yung positive for 20. Done. Umabot ako. Nag-explain ako. Maikli pala ng time, no? Do next worksheet. Oh my gosh. Delete. So, 8. Ay, sorry. Similar pa lang nasa loob. So, pwede ko na siyang i-ano talaga. I-add agad. 4, 5, 6, 6, y. 6, y. 4 times 6 ay 24. 24, y. Tapos, ito, negative 8, x. No, times negative 2, ay the positive 8, 16, 16x. Then, ito, hindi naman sila similar, so hindi mo pwedeng i-add. So, distribute talaga. Negative 2 times negative x is positive 2x. Then, negative 2 times positive 2 is negative 4. Yan. So, 16, 17, 18. No, type na natin, 18x. Then, positive 24y. Positive 24y. Tapos, negative 4. O, minus 4. Done. Ito, naku, mauubusan yata ako ng time. Ito naman, 3x plus 4y. Minus 4y to. Sorry, minus 4y. Then, 2y at y. Then, negative y. Ay, negative y nga. Negative y. Tapos, ito, 5x at pa, negative 1. No, so, 8x. 8x. Oh, baka kumatay. 8x. Tapos, ito, negative 5y. Negative 5y. Tapos, ito, negative 1. So, negative 1.
Ah, oh, kinakabahan ako. May 20 minutes pa. Eh, 20 minutes, 20 seconds. So, tingnan ba natin. Hindi ko alam kung paano ko gagawing may technique siya eh. Ngayon. So, talagang ano siya. Simplify mo muna, tanggalin mo muna lahat ng grouping symbols. Saka mo i-add lahat ng similar terms. Rating natin is 90. Ta-da! Lo, sana tama! Yeah! So, nag-fireworks naman tayo. Ilang minuto ko yung koto. About 30 minutes din pala tayo nag-record. So, ayun, no? So, ibig sabihin, siguro more than 30 minutes. Siguro mga 1 hour, ganun yung kailangan yung i-spend para makompleto tong topic na to, no? Ayan. So, go back to topics menu na ako. And siguro pag ano na tayo. Pag nandun na tayo sa, ito yung lesson na yun, parang distributive property din siya. Diba? Yan. So, isang part lang yun. So, yun. Good luck to you guys and try nyo siyang answeran para practice nyo na rin po for our lesson.